Lata lang pala ito ng sardinas. Bagong episode naman po tayo dito sa ating channel. Ito ay ang appliances ng kapitbahay namin pinayos. Pag-ayos ng sirang induction cooker. Sa video nito ay first time ko lang mag-ayos ng induction cooker. Yung kulong ito na encounter. So, tingnan natin kung kaya ba ito maayos. Please, may alam naman tayo sa electronics at sa pagka-electrician. Siguro makikita may connection naman ito siguro doon sa isa pa nating talent, isang skills. Insulation na asbestos kaya hindi siya basta-basta sana na ito ang nahuhukot na tutunaw o nasisira. Maliban lang dahil siguro sa ng may-ari ng induction cooker na ito ay halos 15 years na itong appliances na ito. Sobrang tibay ano? Sana all may matibay na appliances. So, delikado na to. Delikado na kung ibalik na natin kailangan mapalitan lahat. Mag-ayos sa isang gamit at hindi mo pa kabisado, hindi mo naman ito talent o gusto lang mo lang itry na ayusin, kailangan mo siya picturean para hindi ka magkamali. Yun ang magiging basihan mo pagbalik ng wire para hindi ka malito. Makikita mo ang bagong wire na pinagpalit ko. Ito ay nakuha ko sa lumang induction cooker at sa iba pang appliances. Yan ang plancha. Ito po siya ay balot ng asbestos na insulation. Napakatibay nito. Ito lang ang wire na para talaga sa mga nagiinit na appliances. Hindi tatagal ang wire na ordinary para sa ganitong appliances. Huwag na mag-try na yun ang ilagay. Mangangamoy lang at mabibigo ka lang. Dahil sa luma na rin yung power cord, kunting tupi mo na lang ay nababalatan na siya. Malutong na rin. Kaya kailangan ko ito bawasan para maging safe at matanggal yung wala ng balot. Kaya ito kailangan kong putulan at lagyan ng panibagong terminal lugs para maging safety sa mga may
gagamit ng induction cooker na ito. Kahoy ng mga lumang terminal lugs, bumili na lang ako ng bagong terminal lug sa motor shop. Doon mo ito siya madaling mabili sa mga nagtitinda ng mga parts ng motorcycle o sa mga jeepney parts. Doon mo makikita, madali ka makahanap doon ng terminal lugs para dito. Kasi sa hardware, hindi gaano siya available. Iba, para sa baterya na malalaki naman yung available dun sa kanila. Pwede ka naman bumili din sa online, pero mag-aantay ka nga lang ng may katagalan. Aantayin mo kung kailan i-deliver sa'yo. Marami ang klase ng terminal lugs. Pero nandepende din sa terminal. Kaya yung lugs na ito ay para talaga sa required ng appliances na ito. Ito ang lumang terminal lugs, kaya ito rin i-replace natin o ipapalit natin. Thank you.
mahuri po ng pag-ayos ang ginagawa ko. Pag hindi ko kabisado yung appliances, ang una ay remove and replace. O tatanggalin mo ng paisa-isa. Pag tinanggal mo yung isa, palitan mo ng bagong wire para hindi ka maligaw. Kung anong tinatanggal mo, palitan mo agad. Paisa-isa siya, hindi siya tatanggalin mo lahat at saka mo ibabalik. May possibility kasi na hindi mo na siya makakabisado, hindi mo na siya, hindi ka na sure kung yun pa rin yung paglalagyan mo. Pero sa sitwasyon na ito, kinuna ko siya ng picture at doon ako nagbase sa connection na nasa picture ng cellphone ko. Yo, pangalawa yun na option. Ang una ay remove and replace. So, pagtanggal mo ng isang wire, palitan mo ng bagong wire na pamalit. Tapos ang pangalawang step naman ay picturean mo, tapos yung hangyun ang igiging basihan mo. Lagay mo sa harap yung picture at yun ang basihan mo ng paglagay ng connection. Napakasimple lang. Napakadali lang kung alam mo yung technique kung paano mo magawa ito ng tama. Kahit first time lang sa'yo. Kailangan din na mahigpit, walang maluwag sa koneksyon kasi yun ang magiging sanhi na pagkasunog ng mga wire o koneksyon. Once kasi na maluwag, lagi siya nag-i-spark o laging masusunog yung wire. Mag-aapoy siya lagi, lagi siyang nauuga. Yun ang dahilan ng pagkasunod ng wire at yung lags o connection niya.
lagi mo rin tandaan na pag sa pag-ayos ng appliances, lagi mo i-consider yung kaligtasan ng may-ari. At hindi yung kapahamakan nila. So ayan na po, nakumplito na, sana tumama. Sana tama yung pagbalik ko ng mga connection. Para why hassle? Why hassle? So yun guys, ibalik lang natin ng takip, tapos itry natin i-power up. Siyempre, lagyan natin ng kaldero na may tubig para makita natin kung gumagana ba yung induction cooker. Hindi naman kasi makikita sa video yung sense lang kung mainit ba. Kailangan may makita tayo na kumukulo or umuusok. Huwag lang din yung sumasabog. Napainit natin, kita nyo may usok na pero hindi pa gaano klaro, kay locality lang itong kamera natin. Kailan pa kaya tayo makabili ng magandang klaseng kamera? Yan, kumukulo na po, nagawa na naman natin, nagawa na naman ng kuting tingiro. Ayan guys, sana mag-subscribe kayo sa aking channel. Panoorin nyo lagi yung mga video na may aral kang makukuha.